Welcome Hi. To Viva po. So, pwede niyo po ba kaming kwentuhan kung paano nangyari yung pagbalik niyo po ulit sa Viva? Paano nangyari ang pagbalik sa Viva? Ayun. Siyempre, nung na-interview ako dun sa isang episode, yung program ni Ms. Aster, nasabi niya yun sa akin, nagtatak yun sa isip ko na, ba't hindi ka bumabalik? Ba't ano pa naman, nandiyan pa naman yung ano mo, yung whatever na nakikita, yung nakilala ka sa movies noon. Tapos sabi ko nga, pinag-isipan ko, why not, no? Tapos ayun, so, naging busy kasi ako sa mga projects. Up to now kasi meron ako mga ginagawang mga iba-ibang mga projects. I'm with a good friend here, si Jo, as my partner. Pero ano yun, hindi yun sa showbiz. Tapos, so ayun, naisip ko, biglang tinawagan ko si Ate Aster. Yun, naalala ko yung sinabi mo, nakita ko kasi nandun na yung mga kasama ko, yung mga kaira ko. Sabi ko, sige nga, wala naman masyado na akong ginagawa na kasi malalaki na yung mga anak ko. I have 6 kids and I mga professionals na. So sabi ko, sige, ito naman talaga ang first love ko. Tsaka talagang gustong-gusto ko naman ulit makita ang sarili ko sa industriya na minahal ko. Aside from that, sa dami ng ginawa ko nung araw, 80 to 96 movies in 6 years, sobrang busy ako, nakagawa ako ng pelikula dito sa Viva. Gusto ko naman mapanood ako ng mga anak ko. Kasi noon, wala pa sila. So, ayun lang. At saka talagang, kahit anong sabihin mo, pag talagang artista ka, magpahinga ka man ng many years, babalikan mo yung first love mo. That's why I'm here and I'm so happy na nandito ako sa Viva! Yan, Boss Vic, thank you so much. Thank you, Viva, and thank you, Ate Aster, na tinatawag akong anak. Ayun po, so na-miss niyo din po bang umarte? Bukod po doon, ano pong mas na-miss niyo sa showbiz? Na-miss ko yung umarte, of course, pero ang arte ko nasa bahay, pero nami-miss ko pa rin siya. Tapos, ang na-miss ko talaga sa showbiz, yung feel ng shooting. Kaya lang, pandemic ngayon, so kailangan natin sumunod sa protocol. Sa lock-in. Oo. So, okay. And then, na-miss ko lahat ng mga pagbabasa ng script, yung meron kang sarili. Dahil ang dami ko ng mga experiences sa buhay ko, parang iba na siguro ang magagawa ko. So, watch out for it. Prior to this po, naging active po kayo ulit noong mid-2000s. You did 100 Days sa CBN po, year 2011. And the film called Ang Misis ni Mayor, year 2013. So, bakit po ba natagalan yung pag-comeback niyo ulit? Madami pa nga akong nagawa, pero yung iba, hindi pa pinapalabas. Yung 2018, 2019, 2017, kasama ako doon kay Joel Lamanga, cameo role lang. Bakit natagalan? Kasi comeback? Because I'm so busy with so many things, very important things din sa life ko and sa family ko. Pero as I've said nga, binabalikan ko talaga ang first love ko. And singing. No, joke. Hindi naman ako kumakanta. Ano lang, sa bahay lang. Diba, Jo? So, yun. So, wala po ba kayong regret? Kasi yung iba niyong kasabay, di po naglaylo. Wala. Kasi I'm a very happy person, nakikita naman ninyo. And maganda yung family ko, maganda yung mga nangyari sa family life ko and business pa, sa business namin. And maganda. So hindi ako nagre-regret na okay sila. Na nandito pa rin sila. Nandito na ako eh. So, nabasa rin po namin somewhere, mga articles, you had offers pa din po like sa MMK at sa Ang Probinsyano noon po. Bakit nyo po ba tinatanggihan yung mga ganun pong chances po ba sa pabalik ulit? Ay, oo. Tinanggap ko naman yung MMK kasi gustong-gusto ko yon. Madami rin ako natanggap doon. And also, The Probinsyano, lahat gusto ko yun eh. Nagkataon lang, noong time na tinawagan ako, nandun ako sa ibang bansa. So, hindi agad-agad ako makakabalik. So, yun, mga 2 times nila akong kinuha for a particular role.
So, hindi lang tama yung schedule. I mean, hindi lang tama yung timing. So, yun. Pero kung may mga ganyan pa rin, so, nandiyan naman tayo, nandiyan naman si Ate Aso. Okay. Ako, ngayon po pwede na ulit bumalik. So, ayun po. Ito po bang pagbabalik ninyo sa showbiz? Pinag-usapan niyo po muna ng family niyo or ng husband and kids niyo? Okay po ba sila doon sa decision niyo? I'm old enough. hindi na namin ano. But syempre, kinonsult ko yung husband ko kasi sometimes kasi may mga ginagawa akong projects para sa kanya, yung ano, eh napag-isipan ko naman na pwede naman mag-collaborate or something, pero napag-usapan namin na mag-try ulit ako dito sa industriya na minahal ko. Ayun po. So, you have 6 children po, tama? 6. Okay. Half. All grown up na po ba sila? Yes. Mga professionals ilang na. Ilang taon po yun? From yung eldest ko, kilala nga ni ano ni Ate Esther. Mga 30 plus 38 ganyan, tapos yung isa 34. Meron pa akong student sa UP Diliman. Yun lang ang bunso ko. Meron akong isa pang anak. Doktor ka na. Ay oo, may anak akong doktora, may anak akong designer na ang galing din. Wow, si Shobe. May anak din akong psychologist. May anak akong professor. May anak akong nurse. Name it. I have him. Dami.